Mga katalambuhay, kung bago ka pa lang sa aking channel, maaari po lamang na mag-subscribe, i-click ang notification bell, at mag-comment ng walang ibang mahal. Malaking tulong po ito sa ating channel. Maraming salamat po. Isang matamis na ngiti ang ginanti ng dalaga na pangalanan na lang nating Sweet, nang mahagip niyang nakatutok ang tingin ng isang napakagwapong binata. Ano? May masasabi ka ba tungkol sa akin? Kanina pa kasi kitang nakikitang panay ang titig sa akin eh. Gusto mo ako ano? Pabirong sabi ng dalaga. Namumula ang mga pisngi ni Alvin sa sinabi ni Sweet. At dahil nakainom na din ito ng konti, sumugal itong aminin na type niya nga ang dalaga. First meeting yun ni Sweet at Alvin sa isang bar sa Dapitan City. Pareho silang broken-hearted nung panahong iyon. Si Alvin ay mula sa halos 5 taong karelasyon, live-in. Masaya sila sa kanyang dating pag-ibig. Tumagal nga sila ng ilang taon eh. Sabay silang nangarap at nagpursige upang matupad ito. Noong unang mga taon, ay talagang masaya sila. Hanggang sa biglang nagbago ang babae. Lumamig bigla. Biglang gumuho ang mundo ni Ariel. Gabi-gabi kong maglasing. Akala mo kung saan pupunta kung makaporma. Parang pupunta ng kasal o importanteng okasyon. Sa kanyang pag-ibig pala, namamanlimos ng pagmamahal na sana'y maibalik pa. Walang mapagsidlan ang sakit ng kanyang daladala sapagkat mahal na mahal talaga niya ang dalaga. Para siyang asong nakabuntot ngunit hindi siya binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita man lang. Handa na nga siyang magpakamatay. Ngunit, naisip niyang mas lalong mawawalan siya ng pag-asa. Subalit, talagang walang nangyayari. Ayaw na sa kanya ng taong kanyang minahal. Kaya lagi siyang uminom. Hanggang isang gabi, ay napadpad siya sa bar kung saan naroon din si Sweet. Broken-hearted din pala. Dahil niloko ng taong papakasalan sana niya. Hanggang sa nagkakilala sina Sweet at Alvin. Kwentuhan, walang spark, wala lang. Ang alam lang nila ay nag-i-enjoy sila kasama ang mga kaibigan habang nagpapalunod sa Red Horse para at least maibsan ang sakit ng kasawian. Lumalalim na ang gabi at hindi pa rin sila nakaalis sa bar. Dala ng kalasingan, umiral ang pagkalalaki ni Alvin at walang kimi-kiming tinanong itong si Sweet kung pwede bang sasama sa kanya sa kanyang bahay. Tumango si Sweet at doon nga nangyari ang first one-night stand nila. Sa gabing iyon, nangyari ang pinakatumatak sa memorya ni Alvin, ang babaeng pinakamasarap sa usapang kama. Isang pangyayaring hindi inaasahang hahanap-hanapin niya. Mabilis ang pangyayari at mabilis din silang nagkakapagpalagayan ng loob. Magkapareho sila ng hilig. Maraming pagkakahawig ang kanilang buhay. Pareho din silang mahilig pumarti. Agad-agad pinakilala si Alvin sa pamilya ni Sweet. Nagtaka ang lahat kung bakit
Ang bilis naman. Parang kakaiyak lang dahil sa kasawian, ngayon ay ang saya-saya na ulit. Kaya, tinanggap ng pamilya si Alvin dahil nakikita nilang masaya ang dalaga. Si Alvin naman, biglang nawala yung kakasunod niya sa dating karelasyon. Dumaan pa ang mga araw, ay nagsama silang dalawa ni Sweet. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Maraming pagkakataon na sinubok ng panahon, ngunit hindi sila nagpatinag sa anumang tukso o anumang problema sa buhay. Kapwa sila nagpursige sa tulong ding ng kani-kanilang pamilya. Naging hindi ganoon kahirap ang naging pagsasama nila. Sa kanilang relasyon, laging naroon ang kanilang first encounter activities. Hindi sila nag-atubiling gawin ito sa kahit sa anong parte ng bahay upang palaging may excitement talaga. Yun yung laging nagpapasaya sa kanila. Hanggang sa unti-unting naging busy si Alvin sa kanyang mga sideline at unti-unti niyang nakikita ang sarili na mas masaya kapag kasama ang mga kalalakihan. Mas kinikilig siya at mas na-enjoy niya ang kumindeng. Kaya, unti-unting nawala ang oras niya kay Sweet. Nawala na din yung wild na Alvin at louder na Sweet. Nanamlay ang relasyon. Mas nakatutok si Alvin sa paghahanap ng bagong binata. Mas masaya siya. Mas excited siya. Nakalimutan na niya si Sweet. Doon niya napagtanto na bading siya talaga. Iniwan siya ni Sweet sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang gabi, wala silang komunikasyon, ngunit okay lang kay Alvin. Wild and free. Hanggang isang gabi, nung point na may dala na namang siyang isang binata sa bahay nila, nawala ang kanyang gana bigla. Naalala niya Sweet. Doon, unti-unting bumalik ang mga masasayang alaala ng dalawa. Namimiss pala niya ang sobra ang dalaga. Hindi dahil sa pagiging magaling nito sa kama, kung hindi dahil sa kabaitan nito. Napakamaalaga nito at sobrang mapagmahal sa kanya. Hinayaan lang niyang lamunin siya ng lungkot. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa at wala siyang mukhang maihaharap dito sa laki ng kanyang mga kasalanan. Dumaan ng ilang araw, nabibingi niya si Alvin sa sobrang katahimikan kahit nasa sentro siya ng siyudad nakatira. Hinahanap niya ang Sweet na laging nag-aalaga sa kanya. Ang Sweet na pinagsisilbihan siya. Ang babaeng umahon sa kanya nung panahong munti ka na siyang sumuko sa buhay dahil sa kalungkutan. Ang kasama sa bahay na walang ibang gusto kundi ang sumaya siya. Ang tanging nakakaintindi sa kanyang mga pinagdadaanan at laging naroon para sa kanya. Ang babaeng nakikita ang sarili na kasama siya sa anumang pangarap nito. Tumulo ang luha ni Alvin nung walang tigil. Kumirot ng husto ang kanyang puso. Napagtanto niyang mas mahal niya ito kahit alam niyang bading siya. Ngayon, unti-unting nanligaw ulit si Alvin kay Sweet. Kinikilig siya kahit dampi lang ng balat ni Sweet. Tumigil na din siya sa mga dating ginagawa. Inaayos niya ang buhay niya
hanggang sa sana'y buo siya ulit para kay Sweet. Buong pagmamahal kahit hindi sa kasarian dahil hindi naman niya mapigilan iyon. Sana matanggap siyang muli at nasambit niya sa pagkakataong ito, wala nang ibang mahal kahit baling ako. Ang tugon ni Ariel. Okay mga katalambuhay, medyo napakaikli ng ating mga kwento ngayon, no? Kasi maiikli lang din yung mga padala ng ating mga senders. Alam nyo, meron pala talagang mga tao, no, na handang magbago para sa kanilang minamahal. Imagine niyo, napagtanto ni Alvin na isa pala siyang bakla. Subalit, mas pinili niya na balikan si Sweet. Kayo ba mga katalambuhay, ano sa tingin ninyo? Kung kayo ang papipiliin sa gusto nyo at inahanap ng katawan nyo, alin doon ang pipiliin nyo? Sa mga gustong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa ating comment section at masaya ko itong babasahin. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong suporta at laging pagtangkilik ng ating mga kwento. Muli, maraming salamat po.